You preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Ito ang tinuring ng isang santo, kilalang kilala po natin siya, Saint Francis of Assisi. Banal na tao. Paano siya nangangaral? Sa pamamagitan ng mabuting halimbawa, sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain, good examples. Tunay po, napakahirap po ang mangaral. Napakahirap na maging good example, especially sa mga panahong ito. Pero ito po yung hamon sa atin. Good words inspire, but good actions transform. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit, lalo tigit sa mga magulang, salita tayo ng salita, ay kay magbabait, ay gawin mo ito. Pero kapag hindi nila nakikita ang ating mabuting halimbawa, hindi nila tayo pakikinggan. Kinakailangan makita sa ating mabuting halimbawa. At ito'y napakahirap sa pamamagitan ng mga pagbasa at ebanghelyo. Tuturuan tayo ng Diyos upang totoo nating ipangaral ang mabuting balita. Hindi pa kayo nagtataka kung bakit ginawa ng Diyos dalawang mata, dalawang tenga, dalawang kamay, isa ang bibig. Bakit kaya? For us to see more, to hear more, to work more, to serve more, and to talk less. Mahigpit po ang tagubilin ng ating Panginoon. Galit ang Panginoon sa mga taong ipokrito, sa mga taong pagitang tao. Nakakagilty. Kasi lahat tayo ganito. Ako, ikaw, tayong lahat. Papa tayo magtuturo, ay dapat tayo maging mabait, maging malumanay. Tapos, mura tayo ng mura. Papa tayo magtuturo sa ating pamilya na dapat tayo magmahalan. Pero, sa maraming pagkakataon, tayo hindi nag-iimikan. How can we preach about generosity? Paano tayo mangangaral tungkol sa pagbibigayan kung tayo'y matamot? Paano tayo mangangaral tungkol sa kabanalan, tungkol sa pagmamahal, kapag tayo mismo ay hindi nagdadasal at hindi nagpapatawad at hindi nagmamahal? Ako, ikaw, tayong lahat guilty dito. Kaya ito yung hamon sa atin. Yes, we need to read the Bible. We need to preach the gospel. We need to preach the word of God. Pero ito po yung hamon sa atin. Hindi tayo makakapangaral ng ayos kung hindi nakikita sa ating sariling gawa. Hindi tayo makakapangaral ng mabuti kung hindi nakikita sa ating mabuting halimbawa. Pagsikapan natin, hindi po ito madali. Every day, we need to pray. Every day, we must surrender everything to God. Tandaan ninyo, pwede naman nating pagsikapan. Alam ng Diyos ang mga taong nagsisikap. Alam ng Diyos yung mga tao na ginagawa ang lahat para magbago. At lahat hamon sa atin, ipahayag natin ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na ang Diyos, mahal na mahal tayo, na kaya na tayong patawarin, na kaya na tayong mahalin, tanggapin. Uulitin ko ang sinabi ni Saint Francis of Assisi. Preach the gospel at all times, and if necessary, use words. Tunay, good words inspire, but good actions transform.
transform. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na nagmamahal.